Trainers of Pastors International Coalition. Okay, the first topic international consultation na ginawa noong March 1999, which was held sa Subic. And where 100 plus delegates came, and also about close to 100 different organizations involved sa pastoral training ang dumating doon. At the end of that consultation, si Bishop F., since ang PCEC ang host ng consultation na yon, mas marami ang Filipino delegates. So, nung towards the end ng consultation na yon, lahat ng mga delegates dinivide into regions to discuss how to pursue the topic ministry. So, sa atin, dahil mas marami ang ginawa ni Bishop F., lahat ng Filipino inipon niya. And one of the things na he proposed during that meeting is to form a topic Philippines, local topic. So lahat kami, nag-agree kami dahil sinabi ng Bishop eh. And then in that meeting, he asked me or appointed me to be the national coordinating chairman ng coordinating council. Medyo, gusto ko malaman nyo, nagtataka ako at that time. No? For those of you who do not know, because at that time, I was still with the Navigators. And I was not a pastor yet. Kaya nagtaka ako, ba't ako ginawa niyang coordinator? Di pa naman ako pastor. But siguro, dahil nung tinignan niyo yung mga delegates, akong pinakamukhang mabait doon. Tsaka mukhang pinakabanal, kaya akong pinili niyan. And then, basically, yung topic has, in a sense, function as the pastoral training arm ng PCEC. One of the things na ginawa namin, one of the right after that consultation, is to conduct two national consultations from 2000 to 2002. And isa sa mga decisions na ginawa namin noon is to do the pastoral training outside Metro Manila. Kasi karamihan ng mga training nangyayari sa Metro Manila eh. Nagsisiksikan na tapos nag-aagawan. Eh, sa labas kailangan. Lalo na we are targeting many of the pastors who do not have the opportunity to be trained in a formal school, Bible school, or seminary. And then, year 2004, isa sa napansin namin nung nag-start kami ng training, is we were basically duplicating yung ginagawa ng iba. So sabi, nakikipag-compete lang tayo. Kung anong ginagawa ng World Church, yun din ang ginagawa namin. So, towards the end of that year, 2004, we had our year-end evaluation and planning retreat. And that retreat gave birth to what we call Core 300, or Community of Regional Equippers. Ang goal ng Core 300 is to have a core of pastor trainers in all 16 regions. Nung una, nag-usap kami, sabi lang, let's have a do training on all the provinces. Sabi na rin sa amin, marami yun. Mga 80 plus eh, 84. Sabi na, hindi natin kaya yan. So we decided, let's go by regions. At least yon manageable. And do that for 5 years. Now, ito yung video na gusto kong paano, for the sake of those of you who have not seen this. Those of you who have been around for quite some time and have been a part of this, magandang review to para malaw nyo saan tayo nag-umpisa. Baka nakalimutan nyo na saan tayo nag-umpisa. So ano to? Throwback ito. Well, tulad ng nakita nyo, nung mag-umpisa yan, 346 eh. Ang graduate, 208. So halos one-third ang nawala. Out of the 208, remnants na lang natitira. Yung mga iba nating kapastoran, nauna na, kinuha na ng Panginoon. Siguro mga lima or anim na o baka kulang-kulang sa sampunan na matay. But others, either pinadala overseas as missionaries, and yung iba medyo nag-slow down. Kaya gusto ko lang maalam, for the sake ng mga first-timers dito, lahat ng Core 300 pastors, tayo kayo para makita nila kung sino-sino kayo. Ito po yun. Some of them are the regional leaders natin, and iba sila nag-coordinate sa mga provinces. Sige, thank you very much. Well, matagal na rin yun. 2005, nung matapos 2009. So roughly what? 12 years na, di ba?
Tagal na rin natin magkakasama. No? Tinitingnan ko yung picture ni Nobel doon eh. Pag tinignan nyo si Nobel ngayon, medyo iba na eh. Nobel, tumayo ka para makita na. Eh, si Pastor Nobel, nasa Nueva... Oo, oh, sa Bigan siya. Maitim pa eh. Oo, oh, ngayon lolo na. No? Yeah. But that was a key event sa ministry ng topic. And I would consider that as one of the turning points ng topic. Kasi yun yung we decided and intentionally pursued na in every region, we will have a core of pastor trainers. So ayoko lang train ng train, tapos walang dinuduplicate. So, tulad nga sabi ni Lito, training for something. No, hindi lang training mo para mag-grow. Ano pa ang gusto makita? Well, we want to see them learning to or beginning to train other pastors in their regions. Yun ang purpose na. Okay, let me carry on doon. So, okay na yan? So, from Core 300, afterwards, in 2009, 2010, we began to think, okay, what's next? When we came up with another core program, Core 10K. Core meaning community of reproducing equippers. Dun sa una, sa Core 300, it's regional equippers. Ito, reproducing. They reproduce their own kind. And ang target natin nun is to equip 10,000 pastor trainers by 2020. And ano na ngayon? 2017 na. So kung nag-umpisa tayo ng 2010, naka 7 years tayo, 10 na, 7 years na, and we have 3 more years to go. Okay, here are some of the events na we did, you know, since then, after the Core 300 program. Meron tayong mga regional leaders consultation tulad ng ginagawa natin ngayon. This is something that we do every year where we gather all our regional leaders and sometimes one of the core members isasama nila, sometimes kami-kami lang. Doon natin nilalatag yung since nagmi-meet noon ng March. Lito, pakipa tayo mga nililipad itong ano ko eh. Paper ko. Thank you. So sometimes yung 16 regional leaders lang together with the topic executive team ang nag-meet. Sometimes meron silang kasama. But we do that every year, every month of March, early March, and do natin nilalatag yung plano for the year and present it to the regional leaders. And then next, another event na ginagawa natin, especially for the last 2 years, is to do or to hold pastoral trainers conferences. We had one sa Luzon, sa Visayas, and then Mindanao then. And we had a good response no, sa conference. We just have to keep in touch with them. Yun ang isang malaking trabaho. Kasi maraming nag-indicate noon sa mga conferences na yan na they would like to be part of the pastoral training ministry. Then we have this, you know, Kainos Leadership Seminar which I spearhead. And basically, ang focus niyan is not necessarily just to promote yung libro kong Kainos Leadership, but more to highlight, tulad ng binanggit ni Pastor Lito sa talk niya, the kind of leaders we would like to see. They are Christ-like leaders. And then, we also have this pastor trainers consultation, not just conferences, but also consultation. Ito yung mga selected few na we have invited. And then out of this, we have formed or identified some who could be provincial coordinators. So yung dalawang nasa harap na babae na, oops, sorry. Saan yung pointer natin? Ito, yan. Yan ang kasama natin ngayon. Si Pastora Rich at si Pastora Jenilyn. And then also, tulad na nakakita natin, last year and this year, we had 2 WOW conferences. Yung last year, for Luzon lang yon. Yung this year, yung last week, that's for the pastor's wives and other pastoras from the Visayas and Mindanao. Yung last year, ginawa yan sa Rizal Recreation Center. Yung kagabi, nakita niyong video, yun yung sa Tagbilaran, Bohol. Aside from this, we also do mentoring small groups.
So nung isang trip ko sa Dipolog, si Philip Biloro, yan yung small group niya na is doing mentoring. And then, what we would like to see, no, as a slant towards training of pastors, isang napag-usapan natin nung isang consultation ng mga pastor trainers, is you'd like to see a core of pastor trainers in every province. And right now, kung tama yung head count ko, we have coordinators na, provincial coordinators in about 50 provinces. Tama ba yun, Neil? So yung iba hindi nakarating, but we have, no? And so we have about 30 plus more to go, kung mga 84 yung provinces. Kaya sa lugar ninyo, sa regions ninyo, or kayo na sa mga probinsya nyo, pag meron kayong na-identify na mga pastors na who have the heart and competency to train other pastors, let us know. I-recommend nyo sa regional leader nyo or kung sino man yung cluster leader nyo. Ang tatlong cluster leader natin na umiikot ay si Pastor Hill, si Pastor Nathan at si Pastor Rolly na wala dito. Sila yung nag-oversee ng mga different regions. Because we need their kind. Si dito sa pastor trainers conferences and consultations na ginawa natin, natuwa ako, no? Kasi meron ako na-meet ng mga pastor. They're not part of any organization. They're doing pastoral training on their own. Yun ang ministry nila. They're not part of any organization tulad ng topic. But they're doing it. Kaya natandaan ko noong last year sa Davao, sa Tagum Davao, nung ginawa yung pastoral trainers conference, merong lumapit sa akin na pastor. Tuwang-tuwa siya na na-meet niya ang topic. Kasi has been mentoring many pastors . Sa lugar niya, no? And sinabi niya sa akin, no? And sabi mo, pastor natin, hanapin natin itong pastor, balikan natin to. Pero doon siya sa ano? Ano yung bayan bago sa Tagum? Panabo. Taga doon lang siya. Nilapitan niya ako talaga. And tuwan-tuwa siya. Sabi ko, kailang balikan natin yun. And recruit that guy. And make him perhaps one of our provincial coordinators. The urgency and priority of pastoral training. Last 2010, during the Lausanne Congress at Cape Town, South Africa, there was this statement made, the spiritual health of the local church depends on the health of the pastoral leaders. In other words, kung healthy ang pastor, healthy ang church. Now, that was echoed doon sa Clark Declaration noong 30th National Assembly ng PCC na ginawa sa Clark, Pampanga. That was July 25, 2013. And ito yung part ng declaration. The church is the primary agent that God will use in transforming society. But for the church to effect transformation, they need to be healthy. For the churches to be healthy, they should be led by healthy shepherds. Again, ang focus, healthy shepherds, healthy pastors. And then last year, for those of us who attended the GPRO Congress for Pastor Trainers, we have this statement na repeated again and again during the Congress. Pastoral health affects church health, and church health affects societal health. Kung healthy ang pastor, healthy ang church. Pag healthy ang church, he can make an influence or an impact sa community niya. Yun ang premise natin. So always, babalik tayo sa pastor. Kasi kung sick ang pastor, sick ang church. Kung mahina, kung immature yung pastor, immature din ang church. And wala siyang influence. Pastor pa naman. Yan ang maririnig natin. Hindi maganda yan. So, isang offshoot ng GPRO Congress, nung pagbalik ng mga delegates dito, although napag-usapan nato doon pa lang, was the formation of a pastoral training commission. And you have here in sa picture some of those who attended the Congress. Now, out of this group, we form a 10-man
member ng Pastoral Training Commission. And aside from the topic executive team, yung kagabi inintroduce ko yung dalawa na narito, si Pastor Jason at si Pastor Kenny Garcia. So sila yon, yung iba hindi natin kasama ngayon. So ang structure ngayon, kung dati, no, ito medyo na revise yung structure ng sa PCEC. Kung yung dati nating structure, bago itong nagkaroon ng Congress, kumbaga, itong PCEC, maraming mga commissions yan eh. Yung commission, ano yun ha? Ibig sabihin, trabaho yun, hindi commission. Kasi wala namang commission doon. No? Bawat functioning groups. Doon sa, ang topic naging parang yun ang sa pastoral training, yun ang pastoral training arm. Now, dahil dito sa Congress ngayon, medyo na nagkaroon ng restructuring o revision, meron na ngayong Pastoral Training Commission. Although, maring ma-revise yun, kasi si Pastor Jason siningit niya ron dahil naging part ng discussion. Pastoral Training and Church Health Commission. That's another name nun. And then under nito ngayong commission na to is topic, being the lead group sa among the training organization. So yung Pastoral Training Commission, ang mga members doon are different organizations or individuals involved sa pastoral training. And ang pinaka-lead group na nakaposisyon na sa PCEC is topic. So doon tayo papasok. Okay? So in a sense, yung dalawang yon, yun ang bago na ina-adjust natin. Now, tulad ng nabasa nyo na dyan sa handout ninyo, side by side with PCEC's goal of 120,000 churches by 2020, the Pastoral Training Commission desires to see hundreds and thousands of pastors being equipped and maturing towards Christ's likeness. Ano yung ibig sabihin nun? Doon sa inyo sa matatagal na sa ministry, narinig nyo yung, inabot nyo ba yung Dawn 2000? Inabot nyo yun? If you remember, I think they launched yun 1975, if I remember it right. So 25 years program yun. Intentional and intensive and aggressive church planting talaga yun. Hindi ko alam kung anong parang benchmark nun eh. Pero ang goal nun was to see 50,000 churches by the end ng 2000. Yeah, yun ang tagline, no? A church in every barangay. And ang projection at that time is that there will be 50,000 barangays by the end ng 2000. Yun ang projection nun. Now, anong nangyari nun, year 2000, ang figure na lumabas is that we had a total of 60,000 churches by the end of 2000. But not necessarily in every barangay. Now, at that time, hindi ko ngayon kung ilan na, but at that time, yung projection na 50,000 barangays, hindi lang, I think at that time, mga 41,000 lang eh. So, hindi 50,000. So, isa yun, no? Then, hindi lahat yon. Lahat ng 41,000 na yun, may church presence. Wala yon. Kasi yung mga ibang churches, lalo na sa mga cities, pagkakatabi lang yan, yung mga na-plot. Okay? So, and then ang malungkot doon is that after 3 years, many of those churches na supposed to be were planted, 35% doon nawala uli. And one of the reasons is walang mga pastor. Or the pastors were not ready to nurture these new churches. So, statistics-wise, church growth needs to go hand-in-hand with church health. Right now, ang figure natin na lumalabas ngayon, na sinasabi nila, we have 70,000 plus current number of churches sa country natin. So, kung ang target is 120,000 by 2020, that means 50,000 churches pa within the next 3 years. Kaya
Kaya daw yan. Now, by the way, let me just clarify then. And I'm sure ulitin to ni Bishop Noel, but let me just mention this na. This is not just a vision ng PCEC. This is a vision that was shared sa PJM, Philippines for Jesus Movement, and NCCP. And according to Bishop Noel, these two large bodies are positive to pursue this goal of 120,000 churches. So hindi lang ito PCEC churches. Now, ang question ngayon, ang challenge sa atin ngayon is this. Where do we get 50,000 pastors to pastor these newly planted churches? Saan kukunin yon? Now, definitely alam natin, no, tulad ng isang lumabas na figure earlier, sabi ganoon, na ang figure noon, noong year 2000, nung nilaunch yung topics, that 85%, you know, of the 2.2 million churches worldwide, 85% ng mga churches are being pastored by men and women without formal training. 85% noon. Now, sabi, if all the training institutions worldwide operate at the rate of 120%, they can only train 10% of that 85%. In other words, hindi kaya. Eh, yung 50,000 natin, paano natin ihahanda yan? That would be mga church pastors ngayon and upcoming one. You know, we assume na yung mga denominations and others, they're preparing their emerging pastors. So the question is, you know, how are we preparing and equipping these upcoming pastors? Now, that's quite a challenge. And so the question, who's doing what? Now, it's easy to assume na everyone is doing it. Pagkas Marias po, wala palang gumagawa. Now, ewan ko sa those of you who represent yung denominations nyo rito, kung pinasa na sa inyo to. Yung members, na especially if your denomination or your fellowship or your church is a member ng PCEC. Na binaba na ito. Kasi binaba ito nung last National Assembly sa Davao. Narinig nyo na ba ito? BB120? Okay, good. Now, the Pastoral Training Commission, which we represent, we want to collaborate with all pastoral training organizations. We cannot do it alone. We cannot. Kaya nga, we should be identifying and recruiting those who are pastor trainers. That commission will serve as a conduit for pastoral training resources to help member denominations, fellowships, and churches. Ibig sabihin nun, parang ganito yun. Nung tulad ng explanation na natin in the past. Kung ito ang training commission, ito yung mga pastors in need. Ang pastoral training commission, under the leadership ng topic, serves as a bridge. Ililink natin itong mga pastors na to sa resources. Give them a list of resources sa website, yung mga links, yung mga marunong gumamit ng sa technology na yan. So we want to serve as a conduit, a bridge to these resources. And then, so ang gusto nating larawan parang ganito. Church growth and church health are parallel tasks. Kailangan magkasama yun. Paplant tayo ng churches, sasabayan mo yung tinitrain mo yung mga pastors. Those of you na I'm sure na who are into church planting sa churches in your denomination, I'm sure nagpe-prepare kayo ng mga pastors na magte-take over doon. And alam natin yon. Meron mga church planters tayo na ang kanila, tindin lang, church planting lang sila. After 2 or 3 years, alis na sila. Dapat may pumasok ng pastor to establish yung newly planted churches niya. Meron na bang ibang church planter na punta sila ron, pag na-plant ay tutuloy nila yon. And may be there for 5 years or 10 years. Depende. Now, nasa denominations yun.
So yung church growth and church health, it's not an either or, but it's both. Both are must do. And dito, yung sinasabi natin palagi, being reminded of this statement that I've heard many, many years ago. Sabi nung Korean preacher, our message is good news, but our messenger is bad news. Tulad ng sinabi nilito kanina, we just don't want to see good pastors. Ang term na ginagamit natin is we want to see a new breed, a new generation of pastoral leaders. They are Christ-like. They are kainos. New and different. And so, tong healthy pastors na to, they are pastors who will live, love, and lead like Jesus. The good shepherd, the great shepherd. So that's the direction we are going.